carrots kasi mas matigas yun compared sa potato. So, ayan, final touch na sa lang. Hi, Mommy! So, ganito ko piniprepare. Papakita ko sa inyo kung paano ko piniprepare yung food ni Miko. So, ganito, kinakat ko muna sila ng parang ganito yung... Ayan, nandito kasi siya. Yung parang finger foods, yung mahahawakan niya. Tapos, ilalagay ko sila dito. Mamaya, pakita ko sa inyo kung paano yung process. So, ganito muna siya. Kinakat ko ng ganyan. And then, ginagamitan ko siya ng ganito. Tsaka knife. Meron siyang sariling knife. Tapos, cutting board. Tapos, ayan, ganyan. So, ayan. Tapos, ito is ano? Ay, sorry. Ito is potatoes. Ito is carrots. So, isi-steam natin yan later. And then, ayun, papakita ko sa inyo kung paano. So, sa ganito ko siya ilalagay sa strainer. Bale, meron ako ng maliit, kaya lang batch kasi yung gagawin natin ngayon. So, madamihan. And dalawa, potatoes and carrots nga. So, ganito yung nalagyan na ginamit ko. Kinuha ko na lang yan. Then, ito yung carrots. Tapos, nalagyan natin siya dito. Na may mga ano pa, may mga space pa para hindi naman sobrang crowded. Pakita ko sa inyo, tapusin ko muna. So ganito na yung ginawa ko kasi ayaw ko nga mag-overcrowded. So dapat yung mga butas-butas ganyan, meron pa siyang maaanuhan para hindi naman sobrang, kasi pag inano na natin yan, yung iba like yung mga nandito ganyan, hindi na ma-steam, 'di ba? So yan, may nang natira pang konti, pero okay lang kasi pwede ko naman siyang ilagay dun sa extra layer kapag ito sa sunod na layer. Kapag hindi na, pag may maluwag pa. So nagpapainit na ako ng water dun sa ano, dun sa lutuan ko. So nagpapainit na nga ako ng water, andito na siya. 2 liters ata yung ginamit ko. Okay na 'yan kasi hindi naman siya kailangan na madaming water, basta ma-steam lang ng ano. Tapos meron ako ditong toothpick para, ayan, toothpick. Ito, ayaw mag-focus. Para pag ano, chine-check-check ko yung niluluto ko. And then, same lang din yung gagawin natin dun sa potatoes. Binabad ko muna siya and hindi ko pa siya mailagay kasi nakababad muna siya sa water. Kasi nga, mangingitim yan kapag inalis ko agad. Eh, hindi pa kumukulo yung tubig na pinapainit ko para paglutuan. So, if I were you, hayaan nyo muna siyang ganyan para hindi siya mangitim. So, andito na yung ano, yung tubig, and medyo mainit na siya. And ayan na, pag tinanyan ko yung kamay ko, ayan, ganyan. May, kita niyo ba, may, kita ba, may init na, kumbaga may usok na, so may steam na siya. So, ibig sabihin, pag ganyan, pwede ko nang ilagay yung mga ano, lutuin ko. So, nilalagay ko na sila dyan. And ang hirap pala pag walang cameraman. So, one hand ano lang tayo. Yung isang kamay ko nasa camera, yung isang kamay ko na kaganito. So, ayan. Okay na yan. May mga natira pa. Ayan. So, second batch na lang ulit. Kasi ang hirap nga na padamihin. So, kita niyo yung second layer. Ayan na oh. So, kailangan may space pa din siya para maluto ng maayos. Para hindi masyadong crowded. Okay lang naman dalawang batch kasi ganun talaga. Kaysa naman mabulunan yung baby natin, di ba? So, ayan na. Na-layer na natin. And nasa ilalim yung ano, yung carrots kasi mas matigas yun compared sa potato. So, ayan. Final touches na lang tayo. Yes, final touches. Lagyan natin ng takip. So, maghintay lang tayo. Orasan ko to. Siguro mga 15 to 20 minutes. Pero check-check pa din in between. So, wait off pala muna natin to. And, so, pakita ko sa inyo yung bamboo stick na inaano ko. Na ginagamit ko. So, ayan. And, tutusukin natin. Kasi amoy ko na para amoy french fries na siya. So, check natin. Check-check mo. Ah, mainit. Shucks. Mainit. So, check-check mo if malambot na siya. So, ganito yun.
pag ayan o, malambot na, okay naman. Pero mahahawakan pa naman yan ni baby. So, ayan. And then, check din natin yung kasunod. Ayan. Oopsie. Ito yung carrot. Mas maano to eh. Ayan, okay naman siya. In fairness, mas parang okay mag-ano dito, mag-steam. Kasi, mabilis. Wala pang 15 minutes yan. Tapos, ang lakas niya agad matapos yung lulutuin ko. So, iangat na natin. And pakita ko sa inyo yung next na gagawin ko. So, kukunin natin siya ng mga ganito, yung mga ganito, and then ita-transfer natin siya. So, ayan, ganyan. Ida-drain natin siyang ganyan para hindi naman masayang yung pagkakaluto natin. And, kasi, ang bala ko nga is, batch, diba? So, ilalagay natin sa, ano to, sa ref mamaya. So, kailangan pinapatulo muna sila ng ganyan para hindi naman super... lambot. So, ito yung, ano niya, mamaya pakita ko sa inyo. Hindi siya super lambot, nahahawakan ni baby. Pero, at the same time, dapat pag, pero, dapat, matigas, hindi ba siya malambot? Parang nahahawakan pa siya ni baby, pero, nahahawakan siya ni baby, so hindi siya kumbaga parang malambot masyado or lantang-lanta. Parang yung normal fries. Pero, at the same time, pag kinain niya, pag kinagat niya, ganyan. Yung baby ko kasi may ngipin na din naman eh. So, pag ginab-ngab niya yan, ano to? Hindi siya machoke. Ganun. Pakita ko sa inyo mamaya kapag, kung paano, pakita ko sa inyo medyo pipinch natin siya. Mainit pa kasi, kaya hindi ko magawang magawa sa inyo, mapakita sa inyo ngayon. So, ganito na yung ano, yung after ko i-steam, ganito na nga yung ginagawa ko, diba? So, nilagay ko sila sa ganyan para pag natuyo, at least medyo firm pa din at the same time, ano siya, parang mushy, hindi man sobrang mushy, pero pag pininch mo mamaya, pakita ko sa inyo. Like ito, sample, ayan. Pag pinunto ko siya, ayan, nakita niyo, nahahawakan siya, pero at the same time, pag ginanon, ayan, pag ginanyan, malambot, so hindi ma-choke yung baby. So, yun, okay pa din naman siya, dagdag mo lang siya dyan. Mahawakan siya, ayan, o, oh. Ayan, nahahawakan siya. So, at the same time, pag nabibirit, so, ayun nga yung sinabi ko, okay pa naman siya. Nakakatawa mag-feel pag may baby. Kasi habang umiimik ako, umiirit siya pa siyang dinosaur. So, ayun nga, pa kanina pinakita ko sa inyo na pag pininch ko siya, katulad ayan, ulitin ko ha, nahahawakan siya. Ganyan. Ayan. Pero pag pininch mo siya, like, ayan o. Oh, kita nyo ba? Nagpo-focus ba? Ayan. Ganyan siya. Madudurog. Pag isang pinch mo lang. So, andito naman tayo sa mga lalagyan ng food mamaya ng baby ko. So, mga parang cup holder lang siya. Ganyan. And, anim to actually, pero yung dalawa malinis pa. So, itong apat lang yung nilinis ko. So, ganyan ko sila ilalagay. Diyan ko ilalagay yung food. And then, lagay ko sa ref. Bale, optional naman yan kung i-ano nyo pa, igaganto nyo pa, or kung isa-sterilize nyo pa yung lalagyan. Pero ako, since meron naman ganitong sterilizer, why not maximize it, diba? So, lahat ng pwede ilagay dyan, ilalagay ko na lang.
mami, so tapos na tayo magluto and ito muna yung ginawa ko. Kasi dalawa lang muna kasi ang i-add ko bukas is avocado. So, yung dalawa niluluto ay yung avocado naman so malambot na. So, yan, ganyan. Ito lang yung isang way na ginagawa ko. So, sa ibang video, papakita ko pa sa inyo kung paano ko, yung ibang way naman kung paano ko pa siya lutuin. Tapos, yung pag-store ko ng food niya is ganyan nga. Sinastack ko lang. Tapos, yung mga ganito, ayan, sa ganito ko lang nilalagay. Potatoes, ayan, kalabasa, apple, ayan. Pwede ko idagdag pala yung apple bukas kasi, tapos na siya dyan. So, ganun yung ginagawa ko. So, ayun.